Paul Busita, planong kasuhan ng MMDA at ni Edison Bong Nebria. Kumakalat ngayon sa social media ang video ni Busita na kung saan nagsumbong sa kanya ang nagre-reklamo ang isang empleyado ng Robinson na hindi nakapasok ng trabaho dahil hinuli siya ng MMDA enforcer dahil nakatsinelas ang kanyang backride. Agad naman sumaklolo itong si Colonel Busita at pinuntahan ang nasabing enforcer at nakipagkita sa babaeng complainant dahil ang kanyang rider naman daw ay nakasapatos at yung backride na siya lang ang nakatsinelas, ngunit tinikitan sila ng MMDA enforcer na ito. So tanatanong rin natin kung tama nga ba na bawal ang nakatsinelas na backride. Malinaw sa inyo na sinabi na hindi daw nanguhuli ang MMDA ng nakatsinelas na backride. Yung rider lang daw. So maliwanag na mali ang paghuli ng enforcer sa babaeng ito. Kaya ayan, sumaklolo ngayon si Cole Busita na nagmamalasakit sa mga naaabusong mga motorista. Tagad naman itong nakarating kay MMDA Edison Bong Nebria. Tinanong siya kung anong opinion niya rito ng isang netizens. At ito ang kanyang sinabi. Ilabas mo ang batas na nagtatalaga sa iyo ng kapangyarihan na pagbayarin ang enforcer namin ang isang araw na sweldo ng hinuli nila, baka usurpation of authority ka boy para iutos at ipilit sa enforcer namin yan. Kung may problema ka sa huli namin bilang dating police at miyembro ng HPG, alam mo dapat sa adjudication nire-resolve yan at wala kang karapatan pakialaman huli ng enforcer namin. Kapag mali enforcer namin, yaan mong yung hearing officer maresolusyonan yan at di ikaw. E kung gusto mong mag-hearing officer, ay mag-apply ka sa MMDA at di yung magpapasikat ka sa YouTube. Marami ka bang views? Malaki na ba kita? Pangpondo na sa election? Huwag mong gamitin ang mga pobreng enforcer namin sa pamumulitika mo. Ginagamit mo lang ang riding community para sa political advancement mo. Pwede ba? Wala ka pang isang salita, sabi mo sa enforcer namin, bayaran niya lang, di mo na iba-viral video mo. Nakiusap pa sa'yo at umuo ka naman kasi may pamilya rin yung enforcer. Tapos in-upload mo pa rin para magpasikat. Yan ba ang tatakbong party list? Balang isang salita? Gamitin mo galing mo, huwag ibang tao. Minsan mo pang ulitin yan sa MMDA enforcer namin, kahit hindi sa EDSA, maganda ka na ng abogado mo. But wait, there's more. Pinag-uusapan na ng MMDA legal team anong pwedeng ikaso sa pakikialam mo sa trabaho ng enforcers namin. So ayan, pinagpaplanuhan na nilang kasuhan itong si Cole Busita dahil nga sa pag-responde kapag may mga maling na hinuhuli ang MMDA enforcer nila. So kayo nang bahalang humusga. Eh, kawawa naman talaga itong mga pobreng riders na illegal na hinuhuli at mali ang tawag ng violation. So, sino na magpaprotekta sa kanila? Eh, yung mga yan, naabala yan, tutubusin yung lisensya niya ng isang araw. O di wala siyang, hindi na siya nakapasok, abala na sa trabaho, late na yan, absent na lang. So, yung isang araw na sahod niyan, wala na. Tapos yung lisensya nandun sa tutubusin, edi absent uli yan ng isang araw. So bali 2 days absent. Bukod sa fine na maling tawag, sabihin natin 1,500 ang tubos sa lisensya, eh yung pang hindi nila ipinasok ng isang araw, dalawang araw ay mababawas sa kanila. Hindi ba sobrang hassle nun sa buhay? So dito sa parte na to, agree ako kay Busita na mali talaga yung ginawa ng enforcer na paghuli sa backride na nakatsinelas. Siguro tingin ko rito sa enforcer na to, gusto lang kumota o
ewan natin kung anong agenda niya. Kasi kung titignan mo, parang hinanapan niya lang ng butas yung rider. Na, oh, nakasapatos naman tong rider. Ano kayang pwede kong ipataw na violation dito? So, nakita niya, nakatsinelas yung backride. So, yung backride na lang. Sige, oh, yung backride mo, nakatsinelas. Titikita natin yan. Huli ka. Kinalisensya mo. So, ganun. Yan, ang nakakalungkot na realidad sa bansang Pilipinas. Hindi lang yan ang nabibidyo at nagre-reklamo kasi maraming iba ayaw na lang maabala, nagbabayad na lang, or hindi na nagko-contest ng reklamo. So ngayon, umaabuso ngayon tong mga enforcer na to. Patuloy silang gumagawa ng mga ganyan. Wala na mangyayari. Tuloy-tuloy na yan at mga nganak ng mga nganak.